tayo sa isang makabuluhang pag-aaral sa edukasyon sa pagpapakatao. Ano-ano nga ba ang ating inaasahan sa araw nito? Kasanayang pagtuto, may paliliwanag ba ang karapatan at tungkulin ng mga magulang na magbigay ng edukasyon ang bukod-tangi at pinakamahalagang kampanin ng mga magulang? Ano-ano nga ba ang ating layunin sa araw nito? Nalalaman na ang karapatan at tungkulin ng mga magulang na magbigay ng edukasyon ang bukod-tangi at pinakamahalagang kampanin ng mga magulang. Naipapahayag ang damdamin hinggil sa tamang pagtataguyod ng edukasyon at nakapagmumungkahi ng paraan upang mahubog ang kaalaman at kasanayan sa pamamagitan ng edukasyon. Paunang pagsubok, panuto, iugnay ang sagot sa hanay A sa mga katanungan sa hanay B. Ilagay ang sagot sa patnang bago ang bilang. Ang mga salitang makikita sa hanay A ay ang mga sumusunod. Una, karapatan. Pangalawa, magulang. Pangatlo, edukasyon. Pang-apat, tahanan. Pang-lima, kampanya. Ang mga pahayag naman na makikita sa hanay B ay ang mga sumusunod. A. Pinakaunang guro, telo, ginamit na instrumento ng Diyos upang mabigyang buhay ka. B. Kinabibilangan ang pagtuturo at pag-aaral ng isang kasanayan at ang pagbabahagi ng kaalaman, mabuting paghusga at karunungan. C. Pinakamaliit at pangunahing unit ng lipunan. D. Inaasahang tungkulin na isa sa gawa ng isang individual o grupo. Ito ay mga responsibilidad na kailangang isagawa ng pinagkatiwalaan. E. Itinuturing na pinakaunang paaralan ng individual na kung saan dito unang nahubog ang pag-uugali at kabutihang loob ng isang tao. F. Isang kakayahan ng isang tao o mamamayan ng isang bansa na magdesisyon at gumawa ng mga bagay na may kalayaan. Bibigyan lamang kita ng isang upang iugnay ng tama ang mga salita at pahayag. Sa pagsikod. Kung ang mga sumusunod na titik ang iyong kasagutan sa bawat bilang, tama ka, magaling! Gamitin ang box na may titik bilang gabay.
sa pagtuklas ng tamang sagot. Tumpak, mahusay ka. Pangatlong larawan. Ano ang nais ipapatid nito? Bibigyan lamang kita ng 5 segundo upang alamin ang nais ipapatid ng larawan ito. Tapos na ang iyong oras sa pagsagot. Kung ang mga sumusunod na titik ang iyong nilagay upang mabuo ang salita, tumpak, magaling. Namuo mo ba ang lahat ng salita na nais ipapatid ng mga larawan? Katunayan lamang na nakikinig ka at naaalala mo pa ang iyong pinag-aralan sa nakaraang araw. Tutungo na tayo sa ating aralin. Pero bago yan, may nais mo na akong pasagutan sa iyo bilang panimulang gawain sa ating tatalakayin. Ano-ano ang mga salita maaaring iugnay mo sa salitang edukasyon? Sa salitang edukasyon upang makabuo ng pansariling definisyon. Sa makatwid, ang edukasyon ay mahalaga sa akin dahil dugtungan ang pangungusap. Magaling, upang mas lalo mo pang mapalawak iyong kaalaman, halina, pag-aralan natin ang ating aral. Ano nga ba ang edukasyon? Ang edukasyon ay kinabibilangan ng pagtuturo at pag-aaral ng isang kasanayan at ang pagbahagi ng kaalaman, mabuting paghusga at karunungan. Ito ay nagmula sa salitang Latin na educare at ito'y nangangahulugang to learn o matuto. Tungkulin ng magulang na magbigay ng edukasyon ang bukod-tanging at pinakamahalagang kampanin ng mga magulang. Ito ay hindi mapapalitan, irreplaceable at hindi mababago, inalienable. Kaya't hindi pwedeng ipaubaya o iasa ang tungkulin ito sa iba tulad ng panganay o nakatatandang anak na nakasanayan ng pamilyang Pilipino. Ano ang kahalagahan ng edukasyon? Nasa edukasyon ang susi sa komportableng buhay. Ang edukasyon ang pinakamahalagang pamana ng isang magulang sa kanyang anak na hindi mananakaw ng sinuman. Gaya ng isang susi, ito ang magbubukas ng pito patungo sa napakaraming pangarap ng bawat kabataan. Ang pagkakaroon ng isang mataas at matibay na edukasyon ay isang saligan upang mabago ang takbo ng isang lipunan tungo sa pagkakaroon ng isang masaganang ekonomiya. Matibay ang edukasyon. Ito ay pinagsamang katalinuhan at pangunawa mula ng mga formal na pag-aaral tungkol sa iba't ibang asignaturang tinuturo sa ating mga guro at ng ating mga magulang.
panuto, puna ng mga impormasyon hinihingi upang mabuo ang pangungusap. Gamitin ang mga salitang makikita sa kahon upang magabayan sa pagsagot. Ang mga salitang makikita sa loob ng kahon ay ang mga sumusunod. Unang bilang, ang edukasyon ay nagsimula sa salitang Latin na patlang, ibig sabihin patlang. Mahalaga ang pagkakaroon ng edukasyon sapagkat ito ay patlang, patlang, patlang. Bibigyan lamang kita ng 10 segundo upang hanapin ang mga salita sa kahon upang mabuo ang pag-usap. Sa pagsugot. Pangalawang bilang, ang tungkulin ng magulang na magbigay ng edukasyon ang patlang at pinakamahalagang kumpanin ng mga magulang. Ito ay patlang at patlang. Kaya't hindi pwedeng ipaibaya o iasa ang tungkulin ito sa iba tulad ng panganay o nakatatandang anak na nakasanayan ng pamilyang Pilipino. Bibigyan lamang kita ng 10 segundo upang hanapin ang mga salita sa kahon para mabuo ang pag-uusap. Tapos na ang ilang oras sa pagsagot. Kung ang mga sumusunod na salita ang iyong nilagay sa unang bilang, magaling. Tama ka. Kung ang mga sumusunod naman na salita ang iyong nilagay sa pangalawang bilang, magaling, tumpak. Panuto, suriing mabuti ang mungkahing hakbang sa pag-aaral kung ang pahayag ay ginagawa mo lagi, minsan o hindi kailanman. Lagyan ng check ang iyong sagot batay sa sarili mong pagtataya sa bawat mungkahing hakbang. Sa iba't ibang tukso na maaaring makasira sa pag-aaral. Pang-siyam, sinusuri ang mga impormasyon na nakikita sa internet. Pang-sampo, ibinabahagi ang kaalaman sa bawat kasabi ng pamilya. Bibigyan lamang kita ng 30 segundo upang tayahin ang iyong sarili. Pang-prosesong tanong. Ano-ano ang mga mungkahing hakbang na palagi mong nagagawa? Ano-ano ang mga mungkahing hakbang na paminsan-minsan mo lamang magawa? Ano-ano ang mga mungkahing hakbang ang hindi mo kailanman nagawa? Paano mo ito maisasagawa? Binabati kita!
dahil sa husay mong ipinakita sa module nito. Upang mas mapalawak mo pa ang iyong natutuhan sa module nito, gawin ang mga pagsasanay at tapos sa pagsusulit na kaugnay sa module nito. Hanggang sa muli!